itong episode natin na to, masasabi ko nga medyo sensitive ang ating usapan kasi syempre, nandito kasi yung it's more on emotional din kasi. Hi mga kaswisi! So nagbabalik po ako ulit sa aking YouTube channel. Ayan. So nandito na naman tayo sa ating episode for today mga kaswisi. Ayan. So, bago ang lahat mga kaswisi, ay kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, so please hit like and subscribe and click the notification bell para maging updated po tayo sa aking mga videos for today. Ayan. So, ang pag-uusapan kasi natin ngayon mga kaswisi, ay kung bakit nga ba hindi na nagpo-continuous or masasabi natin hindi na siya pumapasok or nagpo-pursue sa kanyang training or should I say pag-duty niya bilang cashier lalo na sa mga fast food chains mga kasisi kasi ito yung usually na masasabi natin problema ng mga baguhan cashiers kasi syempre nangangapa sila at the same time alam mo yun yung ginagawa naman nila yung best nila pero parang bakit ganun so may question kung bakit nga naman nangyayari yung mga ganun mga kaswisi. Ayan. So, ito kasi mga kaswisi, itong episode natin na to, masasabi ko nga medyo sensitive ang ating usapan kasi syempre, nandito kasi yung it's more on emotional din kasi. Kasi syempre, ikaw, nag-apply ka, nag-effort ka, tapos napasa mo naman lahat ng kung naman ang binibigay ng company para kung karapat-dapat ka pag-hired, mga ganun. Siyempre, nalagpasan mo yun eh. Nag-requirements ka, gumastos ka at the same time, siyempre. Tapos, pagdating ng training or mag-duty ka na, laging nasu-short, ganun. So, alam mo yun, yung feeling na bakit ako lagi nasu-short samantalang nabibigay ko naman ng supli ng maayos, nabilang ko naman ng 3 beses, diba? So, bakit nangyayari yung mga ganito, mga kasus? Una sa lahat mga kaswisi, lalo na kung matagal ka na at nabigyan ka na ng break ng company na ikaw na mag-handle ng mga ganitong mga baguhan, ganyan. Lalo na kung hindi naman kabisado yung paano gagawin, anong pipindutin, ano yung signs or masasabi kong ano ba yung mga meron, diba? So, syempre, bilang baguhan na nangangapa ka nga, diba? So, kailangan mo matutunan yun, diba? So, syempre, since na lagi na lang nasusort, lagi ka na lang ganun, so, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay kailangan mo magbayad, diba? Kaya nga, yung iba talaga, napipilitang magdalang ituloy at mag-apply na lang sa iba, kasi ganun yung nangyayari usually, mga kasusin. Syempre nga naman, bakit ako lagi magbabayad? Hindi naman ako nasusort. May kinuha lang ako, kumain lang ako, pagbalik ko, ito na lang. Siyempre, pagdating nga naman ng remitan, di ba? Pagka magre-remit na yung mga superiors natin or managers natin, tapos makikita na may short ka ng 100, 50, di ba? So, parang, alam mo yun, bakit ganun, di ba? So, siyempre, kailangan, kung hindi ka naman mabilis din kasi, di ba? Lalo na sa mga fast food, di ba? So, parang karamihan, hindi na nagpo-pursue sa ganyan, eh. Kasi nga, ganun yung madalas na na-encounter, lalo na yung mga baguhan na siyempre, nag-aaral ka pa lang, ganyan, gusto mo matutunan to, kasi sa kagustuhan mo na matustusan yung pangangailangan mo, lalo na pag working student ka, di ba? So, alam mo yung feeling na ganun, di ba? Yung feeling na ganun na, kaya ka nga nagtrabaho para sa sarili mo, na makatapos ka na pag-aaral the same time, di ba? Matustusan mo kung ano yung meron, makapagbigay ka sa pamilya mo, tapos ganito yung nangyayari, di ba? So, usually, mga kaswisi, talagang wala tayong magagawa para dyan. Kasi, yun yung ano nila eh, yun yung modus nila eh. Siguro, nakukulangan sa sahod nila or either na nasusort sila sa mga budgets nila. Kaya, nagagawa nila yung mga ganung bagay. Pero, syempre, lagi nyo tatandaan, mga kaswisi, ang lahat ng bagay sa mundo, may kapalit yan. Diba? Kung may ginawa kang kabutihan, may kabalik din ang kabutihan. Diba? Kung nagsikap ka, nagsipag ka, ganyan, may balik din. Diba? Pero kapag nanloko ka ng kapwa mo, same lang din, may balik din yan. Diba? Lahat naman eh. Vice versa lang yan. Magkakaiba lang na sitwasyon, mga kaswisi, pero same lang din yun.
same lang din na makakaranas din tayo ng mga senaryong ganito. Ako, mahirap din naman magsalita kasi syempre hindi naman din ako perfect, mga kasi. Hindi rin naman ako masasabi kong tama lahat ang ginagawa ko, tama lahat yung nasasabi ko, di ba? Syempre meron din namang may tama, meron din namang mali. Kumbaga may positive, may negative din, mga kasi. Kaya itong episode natin na to, mga kasisi, ito yung isang masasabi kong tips and ideas na lang ito para sa inyo. Nasa sa inyo naman din yan eh, kung gusto niyo pa rin mag-proceed, ganyan, kahit na alam mong nasusort ka na araw-araw, ganyan. Parang pa namang trabaho dyan na masasabi kong marami kang ma-applyan, hindi lang naman yung pagiging sa fast foods, sa pagiging cashier, ganyan. Kasi hindi naman din biro ang maging cashier, mga kasisi, lalo na sa supermarket. Diba? Talagang kailangan mabilisan din, ganyan, sa fast foods, ganyan din. Diba? Yung pressure ba? Kung kaya mo naman yung pressure, bakit hindi, diba? Siyempre, challenge nga naman yun para sa atin, diba? Pero siyempre, iba pa rin yung talagang at the end of the day, wala kang nagiging problema, smooth lahat, diba? Wala kang babayaran na or madededak sa sahod mo kasi nga, na-short ka, ganyan. So, alam mo yun, napakahirap ng ganung sitwasyon, mga kasisi. Kaya, think before you click, mga kasisi. Yan. Siyempre, hindi naman din biro ang pumila ka, gumising ng maaga, pumila ka, mag-apply. Tapos, pagdating ng interview, malamis universe yung sagutan mo, ganyan. Tapos, ang ending, pag natapos mo na yung mag-requirements, mag-duty, ganyan, umaten ng orientations, trainings, ganyan, seminars, ganyan. Tapos, pagka nag-start ka na mag-undergo ng operation, siyempre, pasok na yung araw mo, tapos lagi ka na susort, diba? So, parang ano din, diba? Wala din, diba? Pero siyempre, nasa sa'yo pa rin yan kung gusto mo mag-proceed, kaya nasa sa'yo pa rin yun. Pero, ito lang namang video na to ay para sa mga na short ganyan lagi, lalo na sa fast food, diba? Nakakalungkot lang isipin na bakit nga naman kasi nangyayari yung mga ganito, ganyan. Bakit may mga taong, alam mo yun, hindi makontento, ganyan. Kung ano man ang meron sila, bakit kailangan nilang gawin yung mga ganito, diba? So, sa mga ganitong klaseng scenarios, mga kasisi, hindi natin mapipigilan yan. Yun lang masasabi ko, mga kasisi. Sa madaling salita, mga kasisi, tatagan mo na lang yung loob mo at pwede naman tayo maghanap ng ibang ways para magkaroon tayo ng kahit papano source of income pa rin, tapos magkaroon pa rin tayo ng kahit papano na may panggastos tayo, may patustos tayo, kasi hindi nga naman kasi biro, lalo na ngayon pandemic, walang masyadong income, ganyan, mataas ang bilihin, ganyan. Lalo na kayo, mag-election pa, di ba? So, alam mo yun yung pakiramdam ng ganun. So, ramdam ko kayo kasi minsan nasusort din ako eh. Nagbabaya din ako, kala nyo ba? Kaya nga, todo-todo talaga ang pagbibigay ko ng payo sa inyo, advice. Lahat ng klase ng advice yan, lalo na kapag dating sa rules and regulations, talaga binibigay ko na lahat. Kasi nga, hindi naman para sa akin to eh, para rin sa inyo. Kasi sineshare ko lang kung ano yung mga naging experience ko, ganyan. Para hindi nyo ma-experience, diba? Pero kung sa bagay din, kung hindi naman din nyo ma-experience yun, hindi nyo naman din matututunan, diba? Kumbaga, may negative, may positive. Kaya yun. So, I hope na nagkaroon kayo ng tips and ideas at nagustuhan ninyo ang aking episode for today, mga kasisi. Ayan. So, don't forget to click the like and subscribe to my YouTube channel. Ayan. So, nandito ako sa labas. Ayan, yung cleaning. Pakita ko lang sa inyo. Ayan yung swimming pool. Ayan. So, nandito tayo. May iba na may ambience. So, ayan. 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 So, hanggang dito na lang ako, mga kasisi. Hanggang sa muli. Thank you.